Hello everyone. Today mag-discuss po tayo ng paano mag-fill up ng tax informations. Philippines po ito. Sa Philippines residence na po ito. May ganito na po kasi akong walkthrough or guide pero nasa English language siya. At may nag-request na kung pwede ba sa Tagalog language. Kaya mag-Tagalog language po tayo ngayon. Pasensya niyo po kayo kapag if yung first ko po na guide is English, ang isip ko po kasi doon maraming ibang tao na nanood ng channel at gusto ko rin po na baka may padaan na ibang tao na hindi Pilipino, makaintindi mo po sila. Kaya English yung international language ang ginamit ko. Anyway, so mag-start po tayo. Paano po kayo makapunta sa tax information nyo, paano kayo maka-fill up? Pag bago po kayo, wala pa kayong kalam-alam ng Google AdSense kung saan makapunta, punta lang po kayo sa, i-search nyo pa lang po sa Google, doon, di ba may search tab yung Google, pagpunta nyo doon, naglagay nyo googleadsense.com. Doon po, makakita kayo ng iba-iba klaseng site doon, isa doon ang Google AdSense na may ganitong icon, o. Pag nakita nyo dyan, i-click nyo lang, tapos mag-login po kayo, hanapin yung login, tapos i-gamitin nyo kung ano yung information na ginagamit nyo mag-login, pag mag-login kayo ng YouTube channel, yun yung main nyo. Okay guys, pagka-login nyo dito kayo yung makupunta, makikita nyo po ito yun. May notice kayo dito, pwede kayo mag-check dito. Pag wala kayong nakita dito, check nyo lang po yung bill notification nyo dito kasi meron dyan, mag-pop up po ito siya. Tapos may mga number na ganito, mag-click nyo lang yung arrow para makita nyo kung nabilong siya doon kasi baka natabunan. Pag wala po talaga, siguro na-dismiss nyo or hindi ko alam ano nangyari. Punta po kayo dito sa payments, i-click nyo yung payments, tapos dadalhin kayo sa page kung saan makikita nyo yung manage setting. Doon po sa manage setting, i-click nyo muli yun at makikita nyo po yung information sa tax file, i-edit, tapos mag-fill up ng form. Okay guys, so dahil nandito na ako ngayon, dito na lang tayo magsimula. So gagawin nyo, click nyo po ito, ang manage tax info para punta tayo sa next page. Ngayon, nandito na tayo sa next page, itong makikita nyo. So, click naman natin yung Add Tax Info. Ngayon, after nyo na-click yung Tax Info, dito po kayo dadalhin. Mag-a-ask lang ito ng i-enter yung password nyo para lang i-confirm na kayo nga talaga. At i-click nyo pong Login or Next. After nyo na-click yung Login or Next, dadalhin po kayo dito. Magtatanong lang po yun sila kung ano ba dano klase ang account na gamitin nyo o account na ginawa nyo, individual ba or non-individual entity. Dito po tayo sa individual kasi ito mostly pag mga business na ito, ano bang klase, ano for future ba na yung mga business, gawin na nilang business yung YouTube. Sa ngayon tayo, mga small YouTuber, parang ayaw natin yan kasi parang hindi pa natin makikita na magiging business natin yung YouTube. So dito muna tayo. In the future, kapag na-decide na kayo malaki ng bahay nyo, gusto nyo na itong maging business, pwede nyo na yung mag-apply, ano, tawag yung mag-fill up kayo ng new form para mabago yung set up ng account nyo. So, dito muna tayo sa individual. After niyan, magtatanong yung residente ka ba ng Pilipinas? So, sabihin natin, ng United States, sabi, ang answer po natin, no, dahil sa Pilipinas, ito ang example ko. Tapos, after mo na answer yan, ito na yung susunod. Itatanong ka, ito yung form na ito, nakabase yan sa sagot mo dito. Okay, guys? So, dahil nga, itong sagot mo, ito yung mga form. So, ito yung base option. Ang pinaka dapat nagagasagutin nyo ay ito yung sa taas. Dahil meron siyang option na claim sa tax treaty at sa para sa individual na non-US. Tapos, hindi siya for business. Kasi ito mostly for business to say nag-trade. So, ito siya. Okay, guys? Then, click start. After na nag-click kayo ng start, ito naman makikita nyo. Take note po, dito sa taas may nagsasabi na siguraduhin na yung information daw na ilalagay nyo ito ay dapat sa dokumento na legal na ginawa nyo na may pinagawa ng isang representative. So, ibig sabihin yung pag nasa trabaho ka guys, di ba may pinagawa sa inyo yung pina-fill up na form na para sa tax, yun dapat magatugma doon kasi nasa government record na yan. Kasi ito, yung anumang makikita dito, imamatch yan doon sa record nyo sa gobyerno. Okay guys, kung mali yung dito, mali, iba dito, iba din doon, hindi magkamatch. That means hindi ikaw yun.
Okay guys, naintindihan nyo? Okay, so you know, name of individual. So, iname nyo po yung pangalan nyo dito. Yung pangalan na ilalagay nyo dito, magkatugma sa pangalan doon sa tax form nyo na fill up nung nagtatrabaho kayo na sinubmit nga ng tinrabahoan nyo doon sa tax office. Dapat magkatugma, hindi pwede. Ito, huwag yung pansinin ito kasi for business ito. Ito naman ilagay nyo Pilipinas, obviously, kasi Philippines example. Dito naman guys, sa TIN number, pag may TIN number kayo, ilagay nyo dito. Pag wala naman kayong TIN number o nawala o hindi, wala kayong access, huwag nyo nalang lagyan. Hayaan nyo na ito. Pero, yung isang mangyari, pag wala kayong TIN number, dito nalaga, hindi kayo maka-claim ng tax treaty. Ano ba yung tax treaty? Yung tax treaty, kumbaga, gayang best expression na ay parang discount. Meron kayong discount kung halimbawa may nagawa kayo, halimbawa copyright. May na-upload kayo na copyright o na-upload kayo ng mga movie. Tapos, may deduction. So, instead na 30% yung deduction nila, pag may treaty kayo, may discount. Di, naging 15 na lang or 10 or best 0 na lang or wala na nga. Okay, guys? Pero dahil nga, baka isipin nyo, gawa-gawa na lang ako, mag-copy na lang ako ng ibang TIN, hindi din pwede guys, okay? Kailangan sa inyo talaga, kasi pag sa hindi sa inyo or sa iba, may record nga ang government, hindi magka-match. May record. Imam-match ito, pag nag-process ito, imam-match yan doon sa record nyo, sa gobyerno. So, hindi pwede gawa-gawa sa inyo talaga. So, leave it open o hayaan nyo dyan. Huwag kayong maglagay na kung ano-ano kung wala kayo. Tapos, pero kung meron naman kayo, sige, maglagay kayo dyan. Okay, guys? Ito, para to sa mga US, so huwag nyo itong galawin. Tapos, click nyo ang next. So, ito guys, lalabas siya after mo na-click yung next page. Mga preview lang to sa ginawa mo sa previous page. Ito huwag nyo pong galawin kasi kadalasan ito sa mga PO Box. Pag wala kasi kayong PO Box, so huwag nyo nalagyan kasi pag i-check nyo yan, maglaihingi na yung mga information anong PO Box nyo. Kadalasan kasi sa Pilipinas, wala naman PO Box. Very rare lang siguro yung may PO Box. Sa United States, kadalasan may mga PO Box. So, anyway, so leave it. Do not touch this. Huwag niyong galawin ito. So, next is Philippines. Yung country ng residence sa Pilipinas kayo. So, sa Pilipinas, kung saan yung resident yun sa Pilipinas. Kahit po nasa abroad kayo, nagtitrabaho kayo doon, pero yung nyo dito sa Pilipinas, hindi naman kasi kayo registered resident kung saan kayo nagtrabaho. Kung baga nagtrabaho na kayo. So, dito. Okay, guys? Tapos, yung address nyo, lagay nyo dito sa address nyo, city, postal code at province. Huwag nyo isali ang address line 2 at saka suburb. Okay guys, again, address line 2, city, postal code, province. Ang ilagay nyo din dito na address guys, yung address nyo kung saan kayo sa Philippines nakatira guys. Huwag kung saan kayo nagtitrabaho ngayon sa Philippines kung saan yung siguro mabuti kung saan yung PIN pinadala nyo or saan yung family nyo nakatira. Unless yung PIN yung pinadala nyo sa ibang tao. So, hindi yung kung saan kayo nakatira sa Pilipinas. Anyway, anong sa akin guys, nagka-problema ako dito sa postal code ko kasi yung postal code ko naging nag-error. Kumbaga may pula siya at nagsasabi na hindi daw nasa right na format. Ano ba klaseng format ang gagamitin ko sa postal code? Wala naman. So, search ako ng search. Wala naman ako makita na solusyon. Pero alam ko walang mali sa postal code ko. Kasi yung PIN number ko, the same postal code, na Wintro naman siya, natanggap na nga yung PIN number eh. So, yung ginawa ko, dahil nga yung PIN number ko, home address ko, yung sa PIN number ko, the same address dito, click ko na lang ito siyang mailing address kasi pwede siya. So, na-bypass ko itong postal code. Hindi ako naglagay dito. Hindi na ako naglagay dito kasi kahit naman hindi kumpleto dito, wala. I-check naman nila ang mailing address. The same naman. So, technically, iyon yung address ko. So, na-bypass ko siya. Sa ibang tao, pag halimbawa may pareho kayong problema sa akin, pero yung area nyo, the same address lang. Halimbawa, yung pinadala yung PIN nyo. Ang yung PIN kasi, kung saan kasi pinadala yung PIN nyo, yung kasi nakaregister na home address nyo, di ba? So, halimbawa, yung PIN nyo naka-register doon sa kapitbahay nyo o sa isang street na malapit lang sa'yo,
pwede nyo yung gamitin kasi malapit lang naman na as a mailing address, as same permanent address, kung malapit lang. Pero pag halimbawa na sa Baguio tapos na sa Cebu ka, hindi po yung pwede maging mailing address nyo, mailing address same as permanent resident kasi iba naman ang address na tinanong, iba yun. Ang inaano ko lang dito na ano lang ba, the same area or malapit lang talaga siya. Pwede nyo itong gamitin para lang ma-bypass kung may error kayong tulad ko. Kung iba naman yung lugar mo, tapos nagka-error ka, iba yung home address mo, iba din yung permanent address mo, tapos nagka-error ka dito tulad sa ginawa ko, hindi ko kasi ito nasubukan, hindi ko naisip. So try nyo lang, huwag kayong maglagay doon. Huwag lang kayong maglagay ng postal code. Kung ma-bypass nyo, kung makaklik kayo ng next page. Kung makaklik kayo ng next page, okay yun. Okay, guys? Yan lang go, guys, ang masabi ko. After dito, click na after dito. After dito, kung tama na itong mga information nyo, click na kayo, next. Sa next page naman, ito na naman ang makikita natin, yung mga preview lang muli ng mga ginawa natin sa previous. Yung mga preview lang na kung anong ginawa natin sa last page na ano yung mga information. Kita nyo ito na lumabas na dito siya. Oh. Kasi pinipreview ni Lulu yung mga pinipreview ni AdSense yung mga ginagawa natin. Para lang ba ma-review natin kung tama. So at least kung mali, di, makagawa tayo muli. So, ayan, nakita mo, same as permanent resident address na ako. Ngayon, ito na sa tax treaty. Dito na tayo yung TIN. Dito na papasok yung TIN dito. Bakit? Importante ang malaman nyo anong pagkaibahan ng TIN at walang TIN doon. So, ito na guys. Tax treaty, are you claiming reduced rate of withholding under taxi? Nagki-claim ka ba na mag-reduce yung tax mo? Na dahil sa tax treaty ng Pilipinas USA, pag meron kang PIN doon, sasabihin mo yes, gusto mo. So, pag gusto mo, papap-up ito, tapos maglalagay ng country mo. Kasi i-check nila, dito sa country na ito, hanapin kung saan kang country. Kasi kahit nagsasabi ka ng yes dito, nakiklaim ka, halimbawa naglagay ka ng PIN doon, tapos naglagay ka ng yes, tapos pag-click mo dito, wala pala yung country mo, edi wala din. So, depende yan. Kahit nag-yes ka, kahit may TIN ka, kung wala dito yung country mo, naka-treaty sa USA, wala din. Okay, guys? Dahil nga, Pilipinas lang ito, so sabihin natin may TIN ka doon, gusto mo ng treaty, lagay mo yes, lagay mo rin yung country mo, i-click mo lang itong arrow para mapili mo yung Pilipinas. Anyway, so ngayon, ito naman, halimbawa, wala kang TIN doon, wala kang TIN sinulat doon, dulad ng sinabi ko, blanco, maglagay ka ng no. Hindi ka pwede mag-yes dito, tapos no doon sa no, walang TIN. Walang TIN ka doon na sinulat, tapos mag-yes ka. Hindi din magkatugma, so magka-error ka rin. So dapat magkatugma, may TIN, yes. Okay, may TIN ka doon, yes, gusto mo ng discount. Wala kang TIN doon, so i-click mo ang no discount kasi wala ka, hindi ka maka-discount. Okay guys, after yan, ito i-click mo sa AdSense, i-click mo yan sa AdSense, ilalabas nila kung anong article na pasok yung treaty mo na tax. Yan, ilalabas nila yung original dito is 30%, isang option is 0%, dalawa lang yung option mong magawa, dalawa, tatlo yata, 15, pero merong 0, so dito tayo sa 0. Tapos dito, ito, magpa-pop up yan siya after login. Ito, magsasabi lang yan siya kung anong section nangyari itong treaty, ano ang reduce na kukuha mo, pwede na, parang nagre-remind sa, ba, about dito, ganun lang. Okay, guys. Tapos i-click mo lang yan sa yes kay para nag-approve ka lang oo tama yan so yes. Next dito tayo sa motion. Ito sa motion guys, hindi ako nag-research kasi ako para ma-explain ko nang masyado pero wala kasi ako masyadong makita na explanation na nag-explain about motion. Pero yung idea ko dito dahil nga motion pictures and TV, nag-aano to sa mga movie na pinapanood nyo, 'di ba? Sa Google Play, kung may mga movie doon sa Google Play na pinapanood nyo
or binibili nyo or the same sa YouTube, may dinadownload kayo na movie or siguro ano yan, yung ina-upload nyo, pwede kayong mataksan, yung maano kayo ba, pwede kayo, may tax kayo doon. So in order para ma-reduce yung 30% na tax nyo doon, ito mag-apply tayo ng discount nga yung tax, ano tawag dito, treaty. So maglalagay na naman tayo ng treaty dito kasi nag-yes tayo. So ito yung option sa Article 13 in Paragraph 2A daw. Ito yung rate na discount nila. Yung 30% at saka 15% lang, walang 0%. Ito yung pinaka-lowest. So ito yung pipiliin natin kung ano yung lowest, 15% lang talaga siya. So at the same thing katulad dito, ito nagre-remind lang sa iyo kung anong laman ng article na ito. Kumbaga nag-explain siya kung anong ibig sabihin, so kumbaga nagsasabi lang yung ikaw daw na residente ka sa ganitong country na may tax treaty, ano lang dapat na meet mo yung kondisyon ng treaty. Okay guys? So yun lang siya, nagre-remind lang sa iyo or nagsi-explain lang. So i-click mo lang yes, nagme-meet. So sige, yes. Next ito naman copyright guys, itong mga copyright Google Play, hindi ko ma-explain masyado din kung anong length ng copyright, hanggang saan ba. So, pero ang alam ko, pag may mga copyright kayo siguro na-upload sa YouTube mo, hindi ko alam sa Google Play, siguro sa Google Play din, para, di ba sa Google Play, maraming mga music doon, pwede din siyang ma-copyright pag doon kayong kumuha, or doon kayo, mga video, or mga, tawag doon, mga screen, mga ganun, pwede din siya ma-copyright. As much as I understand yan sa Google Play. Ganon din sa YouTube. So, kung may mga copyright kayo, ganon din. May ano din kayo, may tax din kayo, 30%. So, avoid ng 30%, ito ang gagawin din. Dahil may tax treating at tayo, itong nangyayari sa Article 13 at Paragraph 2A, makakuha ka rin ng discount. Inaano ko lang na discount kaya because that's the best word na maka-explain ng reduce rate. So yung pinaka-lowest na option dito is 15% lang. So yung original 30 tapos walang 0 na reduce rate yung tax na yung discount. So 15 yung pinaka-lowest na discount na nabigay nila sa pa for 30. The same pa rin, reminder pa rin ito sa kung anong sinasabi ni ng ito na paragraph. Tapos i-check mo lang tapos go next. Tapos again, dito tayo, reminders ng mga fill up natin na form. Kung nakita nyo ito na may nadagdag na siya doon sa ano previous form, yung mga reduce, mga discount mo, ano siyang article na bilong, bakit may discount ka, bla bla bla, so mga ganun. So, ito yung preview ng form, na pinapam nyo yung form. Ito siya. So, kung gusto nyo, i-click nyo yan. So, pag nag-click nyo yan, ito yung lalabas. Pag gusto nyo ng preview, so, sinasabi lang dito kung ano yung tinatawag, you are not an individual. Tapos no, yung you is citizen, hindi ka rin. Kasi yung you, ito ngayon, yung W9, you are not beneficiaries. Kung baga, nire-remind ka lang kung ano yung hindi mo pinili. Parang ganun. Dito naman, yung name mo lang, yung address, yung mga ano mo, sinasabi mo doon, yung fill up ang mga address. So, mga ano lang to siya, guys. Preview kung anong ginawa mo doon sa mga page. Pero ano na siya, overall. Hindi na page by page, overall. Okay, guys? Pagtapos yun na, pwede nyo na yung i-close. So, after nyo natapos nyo na yung preview dito, pwede nyo na ito, i-confirm nyo na. So, bali ito, nagsasabi lang siya na confirm mo yung preview, na review mo yung preview, tapos sinabi mo na ano, tama yung nilagay mo, na true yun, na correct, complete, as much as alam mo, di ba? Kasi, syempre, yun naman alam natin. So, check mo lang, tapos punta na kayo next. So, ito sa next page, another preview, yung mga certification na siya, yung kumbaga kung ano yung nakikita mo doon sa preview sa last page na little document na ni-click natin dito, 'di ba? May little document dito na click natin tapos na pinunta tayo doon sa preview.
Ito na yung siya yung certificate kung anong nakasulat doon. Tapos, kailangan mo lang ng signature. So, dito ilalagay nyo yung full legal name mo. I prefer kung ano yung name na nilagay mo yung doon sa tax deceived din dito para naman hindi na magkaiba. Okay, guys? So, or basta full legal name, yun din ang gamitin mo doon. Basta lahat na name na fill up mo doon sa government tax mo doon sa name individual at saka dito dapat magkatugma. Okay, guys? Tapos dito, are you the person listed in the signature? Tapos kung siyempre ikaw to ang nag-sign. Pag pangalan mo, sabi mo yes. Unless yung anak mo ang may-ari ng studio at wala kang alam-alam, tapos gusto niya sa kanyang pangalan lahat, pwede mong ilagay dito na no, tapos ikaw lang yung nag-sign kasi minor nga. Pero say, lahat tayo mature dito, so pangalan natin. So, sige, lagay na pangalan, tapos yes yung sagot. Okay, guys? Tapos punta ka sa next. So, ngayon, dito na tayo sa page. Another preview. Ayan, pag nakikita nyo, nanotice nyo lahat ito, mga preview lang ng mga ginagawa natin, inaano lang nilolo, nilalagay dyan on the AdSense para makita natin kung may mali, hindi, mag-change tayo. So, lahat yan. Tapos, dito may bagong question naman. Nagtatanong kung tayo ba daw ay kung tayo ba dahil ay nagpe-perform ng mga activities or services for Google with US, meron ba tayo? Siguro yung mga apps doon, kung meron ba tayong dyan, wala. Wala naman tayong mga business o mga services na ginagawa. So, no dito. 100% no. Sige. Tapos dyan, i-certify mo lang yan na kung ano yung nag-certify ka lang dito na mga business, affiliates, perform solely outside lang ng US, ganun, mga tools, mga ganun lang ba. Na lahat na ginagawa ko mayroon ng provide na services na sa outside ng US yung mga ginagamit mo. Okay, guys? So, after that, are you providing tax information to you? Tinatanong dito na kung ikaw ba ay nag provide ng tax ba sa channel ito ba ay existing channel mo, ito ba ay channel mo na nagpo-provide ng tax na hindi pa nakatanggap ng bayad, o ito ba ay channel mo na nagpo-provide ng tax na nakabayad na bayaran na dati. Okay, again, nagtatanong ito ba ay channel mo nag-apply ng tax or nag-provide ng tax information na hindi pa nakatanggap ng sahod kay AdSense, o ito ba ay channel mo na nag-provide ng tax na nakatanggap na ng sahod kay AdSense? Yan yung tanong. Ginamit ko lang yung channel kasi basically channel natin to, about channel natin ito, di ba? So, sa akin kasi, ito yung ginagawa ko ngayon, hindi pa nakatanggap ng salary, as in wala pa talagang sahod. So, sinabi ko ito na hindi pa nakatanggap, didn't receive, say ko, oo, ito yung channel ko na nag-apply ng tax, pero hindi pa nakatanggap ng payments. Kaya, yan ang sagot ko sa taas. So, sa inyo guys, depende yung sagot nyo pag nakatanggap na kayo guys. Kahit last year pa yun, 2 years ago, basta nakatanggap na kayo ng paycheck, dapat ilagay nyo talaga dyan. Kasi may record si Lolo at saka hindi pa yata agad maano yan. Hindi pa agad yata maano ng tax siguro. Hindi ko lang alam guys ha. IRS na kunan agad yung noong last year nyo pa, baka this year lang. So, depende yan guys. So, kasi depende pa ni ngayon lang year nila inanuto yung mga outside USA. So, kahit noong last year pa, siguro hindi. So, tingnan lang natin. So, pag nakasalari na kayo noon pa, lagay dito. Pero pag wala pa kayo natanggap na salary kay AdSense, dito sa taas. Okay guys, then submit. So, after mo na submit, yun guys, dito kayo dadalhin. Automatic yan siya ma-approve kapag wala kayong problema sa mga nilalagay nyo. Ang tips nyo, as long as lahat ng information nyo doon sa personal information, yung pangalan, address, signature, mga ganun, tama lang guys.
Tama, or nagka-match. I mean, nagka-match doon sa tax information nyo, sa tax information nyo nung nagtatrabaho pa kayo sa government. Ano, ma-approve yan. Pero pag hindi po kayo confident kung ano doon, pwede naman kayo mag-ask sa company nyo or pumunta kayo sa tax office at mag-inquire o mag-search kayo sa YouTube. Ay, hindi YouTube. At tawag yun sa Googles. Lahat may answer doon. Pero kung talagang ayaw nyo, huwag na lang kayo maglagay ng TIN number. Okay, guys? So, anyway. So, yun na guys. Basta yun ang gawin nyo. Huwag na lang kayong ano. Yun na lang tip ko. Pero hindi ako sure na pag hindi nyo, pag wala kayong TIN number, hindi nila ma-confirm or maano na iba ka kasi hindi ko rin alam. So, huwag nyo akong i-take dyan sa advice ko na kung walang TIN number, walang problema. Hindi yan. O, sige. O, so, anyway guys, ito na siya guys. Yung huwag kayong mag-worry guys kung may mga tax kayo kasi normal naman yan sa US na magkukuha ng tax after naka-earn yung taon ng $6 above dito. So, unless na under the table, which is pwede siguro, pero si Lulo kasi legit ng company, hindi pwede yan. Base din sa na basa ko, magma-minus lang si Lulo kapag yung earning mo is $600 per year. $6 above per year. So, iniwan na below, hindi yan siya mag-minus. So, hindi ka magbabayan. Parang ganun ba? Pero wag nyo rin akong take. Based lang yan sa nabasa ko sa mga search ko. Marami na akong nabasa guys, the same yung sinabi na 600 above, parang ganon. So, hindi natin alam kung totoo o hindi kasi hindi pa naman ako nakatanggap ng ano ng form na magbayad ako. Okay, ito din guys, isa yung alalahanin. Si Lolo hindi nagbabawas per paycheck or per salary. Hindi kayo magsasabing, oh, nakuna na ako ng tax, ang laki na nang nakuha sa akin. Oh, ganito na, ay, nag-super chat na ako, maliit na lang yung nakita ko sa YouTube dahil may minus na ako. Guys, wala. Hindi magmaminus si Lulo. Okay? Hindi sa katulad ng work natin na pag every paycheck makikita nyo doon, oh, tax, may minus sa tax. Pag nagpalipad tayo, kinukunan ng tax. Hindi yan ganyan si Lolo. Si Lolo, bibigay yan lahat na sweldo mo. Walang tax na minus. Pero at the end of the year, siguro before, I don't know when is the end of the year. Hindi ko alam kung kailan yan, pero ang naisip ko, baka bago matapos, ang April 15, kasi yan yung time na yung mga taga-USA nag-fill up ng tax return. Hindi ko alam sa ibang bansa, pero sa USA yan yung time na end ng April 15 na mag-fill up kami ng tax return. Okay? Yan yung last day na mag-ano ng tax return. So, dapat before yan, nag-fill up na kami ng tax return. So, yung mga tao na merong tax na makukuha or may sobra sa binayad nila na tax, ibabalik sa kanila. Yung tao yung tax return. Meron din mga tao na kulang yung binayad nila, so magbabayad sila. Ganun. So, yun siguro yung time na baka mag-send si AdSense o si Lulu ng form na i-fill up natin na magkano ang babayaran natin. Pero ito din guys, according din sa mga nababasa ko, marami din ako nabasa na iba-ibang ano, na yung mga gadgets na ginagamit mo, pwede mo yung i-deduct as expenses doon. Dahil nga sa sitwasyon natin na si Lulu hindi nagma-minus ng tax per salary, magka-problema kayo dyan, di ba? Kasi hindi niya minaminos, maubos yung pera, magasto wala. So, yung ano ko, advice sa iyo, mag-set aside kayo ng pera sa tuwing magkasahod kayo. End of the year na kailangan na ni Lulo na magbayad kayo ng tax or magbalik kayo ng tax sa ano, IRS, meron kayong kukunin sa natinabi. I hope nga na may natutunan kayo dito.
pag may mga info na ako paano mag-deduct ng expenses ng expenses sa tax, maggawa din ako ng premier. Pero ngayon sa ngayon wala pa kasi akong time na mag-search shares kung ano. So anyway guys, kung may mga comment kayo at gusto nyong may mga tutorial na gusto nyong gawin ko, sige mag-comment po kayo dyan. Mahilig ako sa tutorial. Tapos ibigay ko rin sa inyo yung step na step. Okay guys, thank you for watching. Bye!